الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تنبا بوري أتبس السلام على إساء الله لما نتعلم نجي سان جوس سان تقبق لك هلم بوم سان لبطان أتنقى نيان باق بابالا أت كبايا باق نيك سما أتي هولين بربيتا أت كاين نيان كسامحان باميليا أت سينو من سمون سقانيا سا فيديو نايتو تتلقائي ناتو يم بطنكو سان نتريندين نقرأنا أرو about sa isang doktor kuno na nagagamot sa pamaraan ng kutsara at may mga tubig pa na parang spoon bender, kumbaga air bender, water bender, or spoon bender. Anyway, sa video na ito, hindi natin ginawa ng video para pagtawanan o lalong tawag doon, ipasyo kutsaan. Ang purpose nito is makakuha tayo anumang aral na may makukuha tayo sa video niya na may kinalaman sa Islam. Okay, so ano bang pananaw o ano ng Islam patungkol sa ganitong bagay? Yung pagagamot niya, hindi mo natin gagalawin yun. Baka mahabang topic pa yun. About lang dun sa nakita natin na booking siya dahil sa slow motion na ginawa o pagsusuri ng Jessica Soho sa kanyang paggagamot is yung kutsara may putol na talaga at nagdadaya kumbaga ng tao. Sinasabi niya may sakit o kahit hindi yun talaga yung toong sakit. Sa Islam, lahat ng sakit na ibinaba ng Allah is may gamot. So, lahat ng sakit na ibinigay ng Allah, binaba ng Allah is may gamot to. So, hanapin na lang natin kung ano yung gamot nito. At tandaan natin na sa pahintulod din ng Allah at wala din magagawa ang mga gamot na yan. Maliban sa pahintulod din ng Allah. So, gagawin na natin yung sabab, yung dahilan. At pagdating naman sa pangdadaya sa kapwa, sinabi ng propeta may isang hadith na sabi niya, mahaba yung hadith na yon pero sa bandang huli sinabi niya, man ghasya falaysa minni. He who deceives is not among us. Sino man loko or mangdaya ng tao ay hindi siya kabilang sa followers ni Prophet Muhammad. So matindi. Kaya hindi pwede sabihin ng iba na ang mga Muslims ay may mangdaraya na Muslim, may mga Muslims na ganito, ng kung ano-anong masama sasabihin. Well, kulang sila sa pag-aaral sa Islam dahil ang Islam is perfect, ang tao ang hindi. Islam is perfect, Muslim ang hindi. Pag gusto nyo talaga ng totoong gamot sa pamamaraan ng Propeta SAW, ang kanyang sunnah. Dahil may mga nagsasabi na sunnah is the best. Mali daw yung ganun words. Hindi dapat sinasabing the best. Sunnah is the best. Or the best. Kasi lumalabas na parang mas marami pang options na pagpipilian. Pero ito yung the best. No? Hindi. Sunnah is the only way. Yun ang totoo. Itong pamamaraan ni Prophet Muhammad ang tanging nag-iisang paraan lang, daan ng pamumuhay na kanyang itinuro. Yung meron tayong makikitang book, ipapakita ko nandito. Hindi ako nagkakamali galing kay Ibn Qayyim. Ang title niya is The Medicine of the Prophets. Meron ako niyan. At kumpleto lahat dyan ang paggagamot, mashallah, mula sa turo ng Propeta Muhammad SAW, ang kanyang pamamaraan sa paggagamot. Ni kahit pati pimple, nakikita ko dyan, meron din dyan kahit pimple. At sa last page din yan, meron din yung mga about sa depression or anxiety, meron din dyan yung mga gamot at dua at anong pwedeng gawin. So, kumpleto. Sa Islam, alam mo, kumpleto na tayo. Dumating ang Islam ay kumpleto na way of life. Dumating si Prophet Muhammad, peace be upon him, at itinuro na sa atin lahat ng pamamaraan ng pamumuhay. Ito lang yung relihiyon na makikita mo paano katuturuan kumain, matulog, mag-asawa, mag-business, lahat ng klase way of life. Kumbaga, saan ka makikita ng religion na meron talagang kompletong way of life? Pati pagpasok sa banyo is na ituro kung ano sasabihin, ano yung unahin mong paa, pati sa pagkain at pagkatapos kumain at paano kumain, di ba? Mashallah, Islam kompleto, tinuro na ng Prophet Muhammad, peace be upon him, ang way of life. Kompleto na ang Islam. At pati ba naman sa paggagamot is meron pa tayo, mashallah. Sa loob lang ng 23 years ni Prophet Muhammad SAW sa pagpapalaganap ng mensahe ng Islam is nakumpleto lahat ng klaseng pamamaraan sa ating pamumuhay. Mapaano man yan, about kasal, about business, about medicine, lahat. Kaya nga, after yan, dumating yung mga ating mga scholars, yung sinasabing the golden age of Islam sa Iraq, sa Baghdad. Ito yung lugar kung saan science, technology, lahat ng klaseng knowledge nag-start dyan. Kahit yung mga ginagamit na mga doktor ngayon sa opera ay mga Muslims ang nag-imbento nyan. Camera, ano man yan, about sa mata, medicine, pharmacies. Hindi ko na kailangan i-mention pa isa-isa lahat dito. I-search mo na lang. Andiyan naman si Sheikh Google.
At itignan mo kung ano yung mga galing invention sa mga Muslims sa panahon ng Golden Age sa Baghdad. Kompleto tayo lahat. So, sana ang napulot natin aral dito is nakikita natin yung about sa pangluloko ng kapwa dahil lang sa pera. Naalala ko nga, may pinosa ko yung time na yun na sabi ko. Maraming tao na nagsusumikap, nagbabanat ng buto dito sa abroad. Samantalang may mga tao na nagpuputo lang ng kutsara. Tinawanan nila yung time, yung ano ko na yun, yung parang hugot or coats. Pero ang punto, yes, na ang ibig sabihin nga, maraming tao naghihirap dito, mga kababayan natin nagpapagod sa abroad, nagbabanat ng buto para lang kumita ng pera mula sa halal ng kanilang pawis. Samantalang iba is nagluloko lang ng mga tao, mga kapwa nila, para lang sa pera. So, tandaan mo, kahit yung kinita mo sa halal is walang biyaya yan. Mabilis yan maubos, hindi mo ma-feel ang biyaya dyan. Minsan nga may nagtanong eh, kung galing daw sa haram yung pera, tapos i-charity daw niya, pwede ba yun? Ang Allah, gusto niya lahat galing sa malinis, no? Malinis ang Islam, lahat ang gusto niya galing sa kalinisan. So, hindi pwedeng ang marumi ay igamitin sa malinis, bagkos dapat malinis sa malinis. So, anuman klaseng trabaho yan, as long as galing sa pawis mo at malinis siya, yan ang halal na kita, maliit man, pero halal, kesa na malaking ang kinikita mo, galing naman sa masama at haram at pangluloko ng tao. Tandaan mo, meron dito pera na padalahan. At yung nangyari, marami nagpapadala dun sa agency na yun ng pera. Yun yung ginagamit nilang perang padala para sa Pinas. At nangyari, nag-close daw yung agency na yun. At nabalitaan ko, umuwi yung dalawang Pinoy na nakakuha ng pera na to. O isa lang siya. At sa bandang huli, sinasabing nagpahamatay siya. Hindi natin alam kung gano'ng katotoo yung story. Pero kung totoo man yun, bakit niya ginawa kung may pera naman siya? Ano yung konsensya niya sa tao na hindi din siya naging masaya doon sa ninakaw niyang pera kasi hindi kanya. So wala ka talagang peaceful sa ginawa mong pera sa pangluloko. Itong video is para in general na aral na makukuha natin. Hindi to para sa kanya lang, okay? So lagi pa rin tayo magpa-check up sa expert, sa totoong doktor. So yan dalawa na ikita natin dito na aral, pangluloko sa tao at about sa paggagamot. Marami dyan na tinuro ng propeta na mas katotohanan. At meron naman medical dyan na mga napag-aralan na punta tayo sa totoong doktor na magpagamot. At isa pa, yung mga paniniwala delikado. Kunwari, ito, napag-aralan namin pero yung about sa kutsara, hindi ko pa maipapasok yan. Pero ang malinaw sa akin, dahil dito sa pinag-aralan namin weekly sa isang scholar, kahit lamang yung pagsuot ng mga pamahiin o sinasabing yes, may pamahiin, or yung sinasabi sa sports na may mga magnetic o energy na kailangan mo suotin yun at para maano ka, lalong may energy, is nahuhulog sa pagtatambal, shirk. At yan ay nababasa mo din sa Kitab al-Tawhid. At yung patungkol sa mga ganyang pamahiin na sinusuot, pinapaniwalaan na ito ay magdadagdag sa'yo ng lakas o magbibigay sa'yo ng benefisyo, yan po ay pwedeng mahulog sa pagtatambal, sa shirk. At yun yung pinaka-importanting subject sa Islam dahil ito yung nagpapamuslim sa atin, ang pag-iwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at paniniwala pa sa iba pang Diyos, maliban lang sa pagsasamba lang dapat sa isang Diyos ang Allah. Kaya nga yung la ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban lang sa Allah. Hanggang dito lang po, Allahu alam, at maraming salamat. Sana po may natutunan tayo doon at sa isang next video ulit. Jazakallah at maasalam.